Hello and good day! Ayan, kasama ko ulit si Sir Boots. And syempre, pag-uusapan natin dito, masinsinan. Sir Boots, masinsinan pag-uusapan natin dito. Ano ba yan? Kasi, meron akong tropa eh. Yung tropa ko, bago yung motor niya. Okay. Ngayon, yung motor niya, biglang nagluko. Ah, oo. Ginawa niya, pinagawa niya sa labas. Pinagawa niya sa labas. Mm. Tapos binalik dito, sa motor central. Mm. Kasi may warranty doon. Oo, tama naman. Eh, sabi nung ano, eh, hindi pwede kasi pinagawa mo na sa labas yun eh. Oo. Paano ba nabubuoy yung warranty? Yeah. So, mas maganda sir, sa inyong manggaling sa branch manager ng Motor Central. Meron ka bang case dito? Napakasimple mo, ilaw, spotlight, ano ba wag ng busina? Yes. Meron ka nabubuoy ng warranty sa busina at sa ilaw? Ilaw, busina, tsaka yung nilalagay na pa. Halogen lamp eh. Oh, pinalitan mo lang LED. Void na warranty nun? Mabubuoy ng warranty nun. Actually, Papa Henry, masalimuot ang usaping warranty. Okay, sir. Oo. Madami kasing loopholes yan. Oo. Pero gawin natin napakasimple. Okay. Concentrate natin doon sa tropa mo. Okay, sir. Na kumuha ng motor, brand new, nagkaroon ng problema, pinagawa sa labas, di na ayos. Ayos. Ibinalik sa amin para i-abil yung warranty. Masakit na yon para doon sa kliyente. Kasi imbis na iwa-warranty na yon, mabuboy pa yung warranty kasi pinagawa kasi sa labas. Ngayon, ang tanong doon, inayos, ibinalik, ganun pa rin ang itsura. Paano malalaman? O sir, paano malalaman yung mekanik unang dito? Paano malalaman? Eh, na sira yung ano? Yes. Kung ang chassis, meron yan lining, may palatandaan niya, may choke yan eh. Una na yon, alalaman na agad ng mekaniko na ginalaw na to. Kasi hindi naka-align na yun. Hindi naka-align yung choke. Okay. Second, meron tamang torque yung tornilyo. Pag binaklas namin yan, meron yung tamang ingay. Tik! Huwaga na yan. Pak! Huwaga. Kala mo may pitik. Kaya pala may nagbubukas na ganun. May tama kasing ano yun, may tama kasing impact yun, may tama kasing higpit talaga mga tornilyo natin dyan. Kaya pag binaklas ng ano yan, ng mga mekaniko ng cells, ng center o ng kasa, nangyayari, ba't ganun? Dire-diretso na iikot. Doon pala, alam na nila. Alam na nila. Kami kinalap. Okay. Ito na. Sige, sabihin na natin na, palagpasin mo na yung mekaniko. Ikaw naman eh, napakasimple lang naman yun eh. Pagdating naman sa loob at titingnan na yung loob at nakita nila yung hindi na proportion yung mga nakalagay na pyesa doon sa mga pinatama, wala na tayong magagawa doon. Ibig sabihin talaga, point na point na yun. Yung dalawang yun, yung flarings at yung bolt, mapaglalagpasan pa natin yun. Mapag-uusapan pa. Pero yung galawin mo na yung loob at iba na yung itsura. Sabihin na natin, ibinalik ng tama, pero mali-mali naman yung, meron kasi yung tamang ano eh, meron tamang lining yan eh. Tapos at may markings kami yan. Tapos pinapaltan sa loob. Oo, lalo kapag may pinal sa loob. Kasi minsan yung mga customer natin, ginagawa lang nila. Pupunta sila doon para pagsamanta lang magamit yung motor, pero hindi nila alam. In the long run, masisira din agad kasi hindi original yung inabit. Tsaka ipapaabil yung warranty. Pagbaklas namin, ako, bakit nangyari yan? Ba't may iba na yung tsura niya? Bakit pinalitan niya ng ganyan yan? Yun na. Doon nabuboy ng warranty. Ngayon, what if kung nasa malayong lugar, kailangan niya maiuwi yung motor? Tama siya, ganun. Oo. Ito na lang ang chance niya. Ito na lang ang meron siya para makauwi siya. Anong gagawin? Okay lang ba yung paggawa niya doon? Hindi pa rin. Oo. Kasi gato yan, lagi sinasabi ng mga kasa, hindi lang na, pag bumili ka ng motor, hindi lang naman kami ang kapagawaan ng Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda, at Kimco. Madami pa po tayong pagawaan ng authorized service center ng mga company na yan. Bakit ka naman pupunta sa backyard? Eh, pwede ka naman pumunta. For example, magme-mention ako, sa ibang bilihan ng motor. Okay. Na legit na mekaniko ng
apat na brand o ng limang brand. Limbawa, dito ako bumili ang Moto Center. Oh. Pwede akong magpagawa dun sa... Ah, sa isang Star bilihan. Honda. Oh, Star Honda, yeah, yan. Star Honda, okay, sa bike board. Okay, bike board. Kasi pwede. Doon ka naabutan. Oh. Pwede. Ah, wag ka na mag-hesitate, at least ka sa'yo. At sabihin mo, yung motor na yan ay under pa ng warranty. At least yung record niya yan, yung ginawa sa motor mo, may isasubmit ngayon yan doon sa manufacturer. Oo, tama. Mm-hmm. Kasi kailangan lang namin isubmit yung mga report na yan sa manufacturer para at least alam nila yung nangyayari sa motor mo. Kasi may coupon ka pa. Punitin yung coupon. Meron ka pang warranty registration. No? Di, lahat yan kasi, naandun na yan, nakarecord ka na. Oh, so kapag kunyari, nag-avail ka ng... nag-avail ka ng warranty sa bike work. Tapos, anong nangyari? Sila nag-avail, sila nag-process ng warranty mo. Dadalhin doon, aprobay, kakabit doon. May babayaran ka ba? Oo, sir. Oo, may babayaran ka ba? Wala. Wala ka, sir? Wala. Kasi common naman ang warranty eh. Oh. Hindi mo naman siya, ano eh, hindi mo naman siya pinagawa sa ibang backyard eh. Pinagawa mo pa rin siya sa kasa. Inapin pa rin yung warranty, at yung warranty i-acknowledge siya. For example, kung Honda, i-acknowledge siya ng Honda kahit na hindi kami ang siyang gumawa, kahit si Bike World o si Star Honda ang gumawa. Magandang ano yan, sir, maganda yung sinabi nung yun. Kasi ang thinking ng iba, kung saan ako bumili, doon din ako nagpapagawa. Kung saan kasa. Hindi. Alam mo ba, Papa Henry? Ang daming ditong dealer na sa amin nagpapagawa. Tulad doon, oh, may nakita ako doon. Oh. Galing doon sa kabilang dealer yun. Ayoko magsasabi, ha? Ayoko. Tayo magsasabi. Pero galing doon, oh. Galing doon, sa kulit blue. Oo. Tapos meron pa doon, galing doon sa yellow. Nandito. Nandito sila ngayon. Nandito sila ngayon. Yung iba dyan, for warranty. At, for warranty nung kabila. For, sa kanila binili, pero kami ang mag-ano ng warranty, magpa-process. Bakit? Eh, tiwala sila sa mga mekaniko namin. Oo, kasi totoo, yung mekaniko yun, ibang engine yun, ibang araw na ito yan. Oo, tiwala sila. Panatag sila na kapag kami ang gumawa ng motor nila, maayos. At ito mga gandaan doon, pagkabili nila doon, dito nagpapaservice, kami ang nag-aabil ng coupon. Kami nag-iipon ng coupon, kami nagsasabit ng coupon, kaya yung record nila, halos kami na rin nag-aalaga. Kaya pagdating sa warranty, hindi na namin sila mahilihan. Ganun ka-open si Motor Central. So, warranty ah, eto na lang, para sa yung medyo loob ng makina yun. Oh. Simpleng warranty, ano ba po? Meron ka bang case dito? Napakasimple mo, what ilaw, spotlight, ano ba mga ng busina? Yes. Meron ka nabubuhay ng warranty sa busina at sa ilaw? Ilaw, busina, at saka yung nilalagay na pa, halogen lamp eh. Oh, pinalitan mo ng LED. Void ng warranty nun? Mabuboid ang warranty nun. Pero ito ay, ulitin ko. Kung ang pinalitan mo ay yung electrical, halogen, pinalitan mo ng LED, busina, pinalitan mo ng mas malakas sa busina, auxiliary light, naglagay ka, ngayon, nasira ang iyong electrical system. Sabihin na natin, nasira yung iyong stator. Okay. Void yun. Pero kunyari, ang nasira naman ay yung mechanical. Mechanical, kunyari, biglang may tumagas na langis. Biglang nagkusok. Void ba yung warranty? So tingin ko, hindi. Kasi yes. Hindi pasok mo sa electrical yun. Yes. Oh. Kasi ang pinalitan mo naman, electrical. Ang nasira sa'yo, mechanical. Oh. So gagawin namin yan. At pag ginawa namin yan, dinayagos namin yan, at wala kang fault, hindi human error, habol mo yung warranty, wala kang babayaran. Free. Lahat yun? Lahat, pati gawa. Pati labor. Sad to say, magpapagod ang mekaniko, pero masaya siya kasi nakatulong siya. Sir, pwede mo alam, ilang taon ba yung warranty talaga? Kalimitan kasi, may mga promo kasi ang mga supplier. Si Honda, nagbibigay ng 2 taong warranty on selected unit. Okay. Si Yamaha, nagbibigay din ng 2 taong warranty sa 3S shop, sa Yamaha exclusive shop. Okay. Si Kawasaki at si Suzuki, talagang 1 year lang talaga warranty. Kahit saan. Kahit saan. Talaga 1 year lang talaga sila warranty. Oo. So,
yun lang, no, Papa Henry, kasi gusto ko lang, tama yung discussion natin, gusto ko lang talaga silang i-aware to sa warranty. Mag, wala kasi sa YouTube na nagdi-discuss tungkol sa warranty. At ang masakit na realidad, minsan may mga customer tayo pupunta dito, akala nila okay. Sabi nga nila eh, no, kapag kumuha ka pala ng motor, excited ka. Minsan nag-i-explain kami ng warranty, hindi na pala naiintindihan ng kliyente. Buta nabanggit yun lang. Yan ba bago i-release talaga? Pinapaliwanag namin pilit. Pinaiintindi namin sa pinakasimple na pamamaraan. Kasi nga, gusto namin na naiintindihan talaga ng kliyente kung ano yung bawal at hindi dapat gawin. Pero may hard copy na binibigay? Yes, nandun yan, Papa Henry, sa manual. Ito kasi ay, dahil lang ang mga customer talaga, excited eh. Excited, marunong motor. Magpapasa pa ba ng manual? Hindi na, kasi yung motor gusto ko sumakay eh. Ganun talaga eh. Hindi ba? Tapos nakita ko sa trabang, pre, ang ganda naman mo, ang ilaw mo, papapalit ako. Oo, papapalit ako yung ilaw. Uy, ilagyan natin yung LED ah, kasi mas maliwanag sa dilim niya. Oo. Hindi nila alam na nakakasira na yun. O, nakaka-void ng warranty. Ulitin ko, yung mga nilalagay natin, hindi pa basta masisira ang motor. Kasi yung motor naman ay naka-design doon. Pero dahil nga may policy ang mga supplier, so maaaring ikaboid ng warranty, hindi pa siya masira ngayon, pero kung may masira sa'yo, eh yun ang makikita nilang dahilan kung bakit nasira ang motor mo. Yun ang mabigat. Tinitingnan kasi nila yun. Kung di ka naglagay niya, hindi masisira yan. So yun ang napakaganda nung usapan talaga natin. Usapang warranty. Usapang warranty. Oo. Bibihira talagang gumagawa. Tsaka bibihira, totoo naman, sa mga customer na nagpapasa ng manual, wala. Nagpapasa ng warranty. Wala nagpapasa. Wala talaga. Oh. Gusto ko sasakay na lang sa motor. Na lang ako sa motor. Excited ako sa motor. Mahala na kayo. Tatakbo na ako. Basta ang malinaw, meron tayong warranty. So, depende sa brand ng unit kung gaano kahaba yung warranty. Yes, gaano kahaba. At pwede nga magpa-warranty sa ibang brand. Sa ibang dealer. Yes. Pero kalimitan, yung mga ibang dealer, dito na punta sa Motor Central. Mas may tiwala. Oo, oh, kasi kami, ulitin ko, hindi kami tumitingin sa mga dealer. Kung kahit mo, kung kanino mo binili yan, wala kaming pakialam. Dali mo sa amin yung motor mo, gusto kami mag-alaga, alaga na. Pero yung ibang mga dealer, yun lang yung masakit, no? Kahit pag-galing na, dito, o, pag, o pag-galing dito, dadaling doon, ay, dali mo doon, doon mo binili. Pero lagi sinasabi ng Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, at Kimco, kahit saan dealer mo dalhin at i-avail ang warranty, pwede. Pwede. Yan ang turo sa amin. Basta sa amin, yan ang turo. Ewan ko lang turo sa kanila. Pero dapat pare-pareho. Oo, dapat pare-pareho. Diba, Honda rin ang gamit, tinda rin naman ang ganda. Oo, dapat pare-pareho talaga. Siguro, pero rules lang yung company na ganda. Oo, wala tayong magagawa kasi still, independent company pa rin sila. So, yun lang. Okay. Maraming salamat ulit kay Sir Boots. Sana nalinawan niyo iba sa paano magkakaroon ng para paano hindi mabavoid ang ating warranty. Yes. Ayan. So, punta naman sa Motor Central. Malagaan niyo rin po pag ninyo. Hindi lang lahat ng klase ng brand. Yung limang brand, ha? Tama-tama, meron yan dito, di ba? Yes. Kahit yung mga big bike ninyo, pwede yan dito. Ay, pwede. Tama-tama, ha? Papa Henry, gusto ko lang din promote, no? So, yung mga big bike, nagkikita natin po kami niyan, ano? So, pwede nyo pahalaga sa amin yung mga big bike ninyo. Pwede na po. So, dito, sa amin, no, hindi lang mag-inginan mo, hindi lang scooter, hindi lang pang business model, hindi lang katulad mga street type na po to, pati mga Dominar, Exciting 400, CB650, yan. Okay, naayos natin kami yan. Suzuki, na big bike, pwede. So yun lang, Sir Boots, maraming salamat ulit. Napakaganda na naman ang usapan natin tungkol sa warranty ng ating motor. Yes. Yun lang ulit, sir. Thank you, maraming salamat ulit. Maraming salamat. Ingat tayo palagi, maraming salamat. Siyempre, Motor Central, pasyente dito. Inyan lang muna lang to. Okay, yung page, huwag yung kakalimutan i-follow. At syempre, tayo na, Sir Boots. Bye!